Ito, may mensahe po si Kuya Alpha. Makinig lang po muna tayo. Okay. Eh, tinatrabaho na tayo, ha? Ang mga kalaban. Andito na isang ano nila, isang grupo nila ng ano. So, they want to get land. But they don't have the court order. How should I going to give them land without court order? Ano bang gusto ng mga to? Hindi naman siguro tanga para ibigay kayo isang tao. We have to go to the due process. Kaya pasensya na kayo. Eto, kung may mangyari kay Glenn, alam nyo na. Kaya nga, dapat dito tayo nakatuon eh. Isa ibang ano, ito pagtuonan, ito yung source, ito na yung ating susi. Imbis na magbangayan tayo, ito, tinatrabaho na tayo ngayon. Hindi nyo alam. So, just pray for Glenn, for the safety. Doon naman sa both side, keep peace on mind. Let there peace be peace on your heart. Mahirap kasi mag-isa lang gumagawa, dapat sama-sama tayo para makaya natin to. Makmak. So, ngayong araw na to kasi kanina lang, siguro after mga 3 to 4 hours, may tumawag sa akin. So, gusto daw nila si Glenn, makipagkita daw kayo sa embassy. So, paano yun? Eh, wala naman silang court order na dala. Hindi ko naman pwede ibigay ng ganun lang. We have to be with transparency. Asan yung court order para maibigay yung tao? Saka hindi ka na maibibigay sa kanila ng basta-basta na ganun lang. Nga po. Baka kala po nila eh, bata yun, nasusunduin lang sa school. Dala-dali na school bus, di ba po? So kaya nga sabi ko, maging aware tayo. Hindi ito ano eh, hindi kami nakapagbiro dito. Ito na yung susi eh. Bakit ibang topic pa na kino-content natin? Ito na yung content natin araw-araw, oras-oras. Para na sa ganun, magising yung tao doon na magawa ng court order, magawa yung due process kung ano yung dapat. So yun yung procedure. Pinasok na tayo rito na ano, ng alien. So, gusto ko lang iparating sa inyo na andito na sila. Gusto na nilang kunin si Glenn. Yan ba ang gusto natin mangyari? Kunin nila si Glenn, patahimigin. Tuloy ang pagkakulong ni Francis. O gusto niyang lumabas si Francis. Oh, yun nga po, hindi alam kung ano po yung motibo, di ba po? Bigla eh. Bigla yun eh. Bigla yung tawag na yun. Pero nasisigurado ko yung isa na yun, boses na boses ng isang director ng sangay ng NBI yun. Boses na boses na yun. Hindi ako nagkakamali. So, hindi muna magbibigay ng update na na-info na. Gusto ko muna i-validate ko muna. Ko-confirm ko muna. Ayaw kasi yung mabigla sa big wishes. Gusto ko muna i-validate ko muna lahat ng mga info na nakuha ko ngayon. Tama po. So, yun lang. At nagulat ako. Napakabilis ang kanilang action eh. Okay lang sana kung may court order. Wala tayong pag-uusapan. Okay, wala namang abiso sa akin ng ano eh. Wala namang abiso sa akin na may court order. Yan, tawag lang eh. Punta lang daw ng embassy, dalhin ko si Glenn. Ganun lang ba kasimple?
tsaba nila yung embassy. Opo, mahirap mahirap ipagkatiwala yung ganyan. Eh, kakama sila, hindi naman ako tanga. Para ibigay ko lang basta-basta ganun. Dahil ito yung susi natin sa katotohanan. So anyway, time to time, ibigyan ko yung update. Please, maging transparency na ako sa inyo kung ano yung nangyayari dito para maging aware kayo. Sana ito na pagtunan natin kaysa magbanatan tayo sa isa't isa. Ito na pagtunan. Natin proud nila ito. Kaya kung magbabanatan kayo at hindi nyo papansin po, hindi ko po alam kung ano pong aking gagawin dito. Pero ang isa nang may secure ko sa inyo, ay pangangako sa isi-secure ko yung tao. Salamat po, Kuya. Okay, welcome. So yun lang, Makmak, at maraming salamat sa inyo. At take care na lang kayo. Siyempre, unang-una, si safety ko muna. Ayan, si Alfa Romeo, which is ang sinasabi niya rito is parang may gusto yata kumuha doon kay Glenn na yung witness na tatayo sana para sa na siya yung gumamit ng pangalan na Norman Mangusin. Ang problema kasi parang kukunin ng patago eh, parang ganun eh. Galawang ano to eh, galawang hindi normal na anaala sa due process yung galawang ganun eh, bolik na bolik eh. Buti na lang medyo magaling to si Boss Alfa Romeo. Ako naman eh, naniniwala ako na ano yan eh, na legit yung testigo na yan, kaya siguro pinag-iinteresan nila eh. Pinag-iinteresan nila. Muna. Pag yan na napasa kamay ng hindi kaya tamang tao, medyo tatagilid si FLM niya kasi either mawala yan o bumaliktad. Pero yung bumaliktad siguro baka hindi naman gawin. So kailangan dyan eh pag-ingatan at kailangan dyan siguro ano eh, ilantad na natin ng todo. Alam mo kasi sa ang testigo kasi dalawang bagay yan. Either itago mo ng tagong-tago o ilitaw mo ng litaw na litaw para makaiwas sa ano, makaiwas sa kapahapakan. Kasi kung yan nakalantad na di na nila pwedeng galawin yan kasi magkakaproblema sila dyan pagka yan ipinakailaman nila ng nakalantad yan, tapos papakailaman ng mga masasamang may masamang balak dyan. Talagang pag-iinteresan ng kabila yan kasi vital ano yan eh. Vital witness yan para doon sa kinakaharap ni Francis Le Marcos eh. Ay sana naman kayo mga awtoridad ba eh, gumawa naman kayo ng ano, ng maayos na pamamaraan. Hindi yung hindi ko alam kung nakatahimik ba kayo dyan o ano. May ginagamit, pinadadala sa embassy. Ibig sabihin, taga-gobyerno itong mga gustong kumuha. Ang tanong eh, bakit alaman lang silang court order? Eh kasi kung ipapadala mo yung tao sa embassy nang walang court order, ibig sabihin, malakas ka sa embassy. Hindi pwede ganun. Mga brad, dumaan kayo sa due process of law. Hindi po pwede yung palakasan ganyan eh. Papadala nyo sa ano, porke kaya-kaya nyo. Kasi kung ba't magsasalita ito ng nandaling sa embassy, kung hindi ito malakas sa embassy, ilimpak, ala naman yatang court order. So, ibig sabihin, pag pinadala mo doon yun, talagang kilala sila sa embassy. Oo, kilala itong mga tao sa embassy kasi doon nila pinapadala eh. Ang problema, okay lang sana kung legal na may dala-dala court order. Eh, wala nga. Paano yan? Anong sistema yan? Hindi ko malaman kung taga-gobyerno ba ito. Pero taga-gobyerno siguro to kasi ba't mo naman ipapadala sa embassy kung hindi ka taga-gobyerno? Anong karapatan mo para mag-request ka na dali sa gobyerno at ikukuhanin mo sa embassy? Di sabihin, taga-gobyerno ka.
So kung taga-gobyerno ka, bakit naman wala kang dalang malang proper documentation na galing sa korte? Yung mga ganun. Siyempre, kailangan pag-ingatan din to. At maraming salamat kay Alfa Romeo kasi andyan na lang ang pag-asa ni Francis Leo Marcos eh. Malaki maitutulong talaga sa kaso niyan eh. Ingat-ingat tayo. Tigil-tigilan na natin yung mga ano na yan, yung mga sumusulpot na taga UTW na yan. Tama na yung nalaman natin na si Legan. Wala naman tayo mapapala dyan ah. Tal na, bisto na naman natin. Dito na tayo mag-focus sa sinasabi ni Alfa Romeo.